Hello guys, good afternoon. So, medyo naputol yung vlog ko kahapon. Tapos kanina, parang nag-vlog ba ako pa kanina? Hindi ko matandaan ko nag-vlog ako kanina. Pero, ayan, actually aalis ako kasi si Papa at si Hagrid umalis na sila. Pumunta kasi kami ngayon kinamama. So, pinauna ko sila. Kasi si Papa may pupuntahan siya and sabi ko isama na lang si Hagrid para at least makapaglaro pa siya doon kay na mama. And ako na lang yung last na ano. So, masasabihin kasi ako sa inyo, habang nag-makeup ako, maglalagay lang ako ng sunblock. Alam nyo, hindi na ako naglalagay sa mukha ko kasi hindi ko alam, tinatamad ako. Tinatamad ako, te. Tapos, wala. Natamad lang ako. And, magsasabihin lang ako sa inyo kasi nagamit ko pa rin sunblock yung sa Skin Magical. About sa update sa aming buhay about kay Papa. So, kung napapansin niyo sa vlog, lagi nyo na napapanood si Papa. Nakikita nyo lagi si Papa sa vlog. No? Tapos, ayun, ang update ko sa inyo is magsasabihin ako. So, ang sasabihin ko is about sa malaking changes na ginawa or malaking decision na ginawa namin sa buhay namin ngayon. Nasabi ko na yan sa inyo. So, ngayon sasabihin ko, wala nang work si Papa. Okay? So, hindi na siya nagtatrabaho sa anumang company. And, siyempre, tatanungin nyo kung bakit hindi na siya nagtatrabaho. Actually, pina-resign ko si Papa. Actually, it's a family decision talaga siya. Ako yung gumagawa ng desisyon, pero yung final say talaga, si kay Papa naman talaga yung final say, kasi syempre, I respect my husband. And also, ayun, yung setup namin ngayon is, okay, yung pinaka-reason bakit ko siya pinag-resign, it's because, yun sa business namin. Well, nagka-problema din dun sa company niya. Medyo okay naman yung first na ano nung nag-change na ng ano yung company, medyo nagka-problema dun sa company yung pagsahod ganyan, tapos halos si Shopee na yung bumubuhay sa amin that time kasi as in, wala na talagang, parang wala nang chance yung, ano, so nagka-problema. Pero, nag-stay pa rin kami ng mga ilang buwan lang, ganyan, nag-stay kami. Kasi, may mga pangako na masisettle din, pero hindi siya na-settle. So, ako naman, syempre iniisip ko, medyo may takot din ako na, sumugal na ipa-resign si Papa kasi syempre sanay tayo na natatrabaho talaga yung asawa natin, diba? But ako talaga negosyante naman talaga ako ever since nung bata, kahit bata pa ako dati sanay na ako sa negosyo, guys. Si Papa lang yung medyo takot. So ayun nga, nung nagkaroon na inano ko yung business ko, talagang sabi ko, actually matagal ko nang sinabihan si Papa na pinapag-uusapan na namin na mag-resign ka na lang pa kasi nga nung hindi pa dumating yung problem about sa company niya, nung medyo okay pa yung takbo ng company, napag-usapan namin ni Papa na mag-resign ka na lang pa kasi para ikaw na yung mag-focus sa business kasi nga hindi ako nakakapag-focus sa business kasi alam niyo pag nagne-negosyo ka, importante talaga na may magpo-focus din sa business. Eh, ako naman, since hobby ko lang naman talaga yung parang tulong kay Papa. So, parang hanggang sa naging, gusto ko na siyang maging source of income namin. So, talagang inano ko na, sabi ko, nung time na medyo konti pa lang yung kita ng shop, sabi ko, tatrabahuin ko itong mabuti. Talagang sinipagan ko talaga, guys. Kahit anong oras na natutulog ako, medyo sa gabi, medyo madali ako nakakatulog. Pag sa umaga talaga, walang problema sa akin kung maaga ako magising, like alas 3, minsan alas 2, nandito na ako sa
ano, nagising na ako, naglista ako ng mga sales, nag-iisip ako ng anong gagawin ko sa next, ano. So talaga silipagan ko para talagang mag-increase yung sales ko, para talaga mapastop ko si Papa sa trabaho kasi nga hindi ko siya kayang gawin lahat, diba? Kasi nag-YouTube pa ako, nag-aalaga pa ako kay Hagrid. Alam niyo naman, nag-homeschool ako sa kanya, tapos asawa pa ako, nagninegosyo pa ako, ako pa lahat sa bahay, nag-meetan lahat, kasi si Papa, as in, hindi mo siya mapapag-ano, kasi sobrang busy siya sa work, at lagi siya naka-upo sa computer. Alam mo yun, kasi yun yung trabaho niya eh, tapos nagiging unhealthy na, kasi nga, naka-upo lang siya dyan, kaysa sin the whole day, naka-upo lang siya, nag-ano, so, nagiging unhealthy yung lifestyle niya, na parang feeling ko, parang ito na yata yung papatay sa kanya itong trabaho, tapos stress na stress pa siya, ganyan. So, talagang sinipagan ko mabuti. So, dumating yung time na nagka-problema na, actually, nakalimutan na namin yung about sa resignation, na mag-resign siya. Kasi na parang napag-usapan lang namin yun. So, parang nakalimutan namin. So, parang, I don't think na parang ano, pero feeling ko talaga will ni God na mangyari. Kasi parang niremind kami ulit. Kasi nung nagka-problema yung company, doon ko naisip ulit na, oo nga pala, no, na mag-usapan na pala namin na mag-resign siya. So, nung medyo nakaproblema na talaga sa company, parang hindi na talaga pwede, hindi na kaya yung ano, sabi ko sa kanya, mag-resign na siya. Tapos, nagdadalawang isip siya kasi nga, takot si Papa sa mga malalaking desisyon. Kasi nga, yung pinaka-source of income namin, yun naman talaga yung trabaho niya. Pero sabi ko sa kanya, kaya naman na. Kaya na ng, wait lang, kunin ko yung lipstick ko. Kaya na ng income namin talaga na mabuhay kami. Well, magtitipid pa rin talaga, alam mo yon. Kasi syempre, pag nag-negosyo ka, hindi naman talaga sa'yo lahat yung pera eh. May part lang doon na parang sinasahuran ka lang. May part din na para sa business lang, di ba? Kasi para umikot naman yung negosyo. So, hindi sa'yo lahat yan. So, ganyan sa business. Tapos, yun nga, nag-resign na siya. Kasi nga, ang ano namin ngayon, yung setup namin ngayon sa bahay, siya yung nag-focus sa business namin. Kasi siya talaga yung nakatoka. Siya yung namimili ng mga kailangan. Kasi sa sobrang kabisihan ko, guys, alam nyo bang, pag may mga bagong items kami, aabutin pa yan ng mga halos isang linggo bago ko ma-post o bago ko ma-picturean. Kasi pag may bagong items, medyo hassle eh. Ipipicturean mo pa siya, i-record mo pa. Siyempre, para alam mo yung mga prices. Tapos, ipopost. Tapos, ang daming proseso. So, and alam mo yun, sabi ko, mas okay na ngayong ganito kasi mas focus si Papa yung utak niya. Alam mo yung may time siya talaga si Papa parang tulala siya dahil sa work niya. Alam mo yung tulala talaga siya, guys. Nawawala siya sa concentration. Minsan nagiging makakalimutin na. So, sobrang stress. So, sabi ko, again, pinangan siya namin. So, ngayon, yun na ginaging setup namin. And so far, okay naman. And God, feeling ko, syempre lahat ng mga desisyon namin, guys, tinatanong din namin yung desisyon namin about kung okay pa kay God, kung pleasing ba tong desisyon namin, kung magugustuhan ba ng Diyos ito. It's kind of, ano no, parang, medyo kung hindi kayo, ano, parang feeling OA. Pero honestly, lahat ng desisyon ko, tinatanong ko sa Diyos kung okay ba. And nung time na decision si Papa na mag-resign, sabi, parang doon na time, kasi actually hindi ako preferred seller. Hindi ako preferred seller sa Shopee. Medyo matagal na akong seller sa Shopee, pero hindi ako naging preferred. Well, may mga malakas yung benta, pero hindi ako preferred kasi may mga standard yung Shopee na ginagawa. So, sa akin naman, okay lang, basta as long as may benta ako. Pero, ayun nga, nung nag-decide talaga, as in, nung nag-decide kami talaga na, alam mo yung feeling ko talaga, God is at work talaga. Alam mo yun. Nung nag-decide talaga kami na mag-resign, nung sabi ko, nung nag-pasta siya ng resignation niya, mga ilang araw lang, nag-send si Shopee sa amin ng invitation na
mag-comply dun sa requirement para kasi invited kami sa parang application for preferred seller. Ayun. So, parang naano kami. So, parang sign na ba to? Parang ito na tayong sign ni God. Okay. Nung time na parang resign na siya, okay na siya, after 15 days, tapos na talaga yung ano niya sa commitment niya dun sa kanyang company. Nung ilang, medyo malakas talaga yung benta, sobrang lakas ng benta. Tapos, biglang naging preferred seller kami. Alam niyo, sa sobrang tuwa namin na yung preferred seller, kumain kami ng ice candy dyan sa, mamili ka ba sa tindahan, o diba? Oh. Tapos, yun, feeling ko yun yung approval ni God dun sa laging desisyon namin. Kasi feeling ko naman, yung itong desisyon na to, makakabuti sa amin. Yun. So, well, title lang naman yung preferred seller. Pero, syempre, matagal kong tinrabaho tong shop na to. So, parang ngayon lang na-appreciate. Parang feeling ko ngayon lang na-appreciate yung aking effort talaga. Parang ng ano lang ba? Well, may mga benefits naman. May mga konting benefit dun sa pagiging preferred seller. Kasi, yung pagiging preferred seller, hindi ka naman magiging preferred seller kung hindi lang basta bumenta ka ng 50 to 100 per month na shipment or mga orders. Hindi lang yun eh. May mga standard na kailangan masunod para may preferred seller ka, which is yun yung pinaka mahirap i-maintain. Sana ma-maintain ko, diba? Pero, ibig sabihin, parang feeling ko approval yun ni God. So, yun. Yun yung update ko sa inyo, guys. So, wala lang sa trabaho si Papa. So, pinaka main source of income namin ngayon is really yung Shopee. At, isa din yun na para makapag-focus ako sa YouTube channel ko at syempre kaya medyo active na yung isang channel namin sa kabila. So please supportahan niyo yun, ha, yung Christine Likit, kasi si Papa medyo busy si Papa ngayon sa business namin, and talagang career na, actually matagal ko ng career, pero ngayon career na talaga itong Shopee. Talagang buhos lahat. Kaya naman kami buhay talaga ng Shopee, honestly. Medyo matagal ng ano, okay na yung sales talaga. Sana magpatuloy lang. And ipagdasal nyo kami, guys, na mas maging okay pa lahat. And ayun, I'm so happy. I'm just grateful sa lahat ng blessings buwan natin sa amin ngayon. Lalo na kayo sa mga sumusuporta sa amin dito sa channel. Sobrang salamat. At please leave comment down below, guys, kung ano yung mga gusto nyo sabihin, yung mga prayers nyo about sa amin, sa family namin, ay yung mga advices ninyo, diba? Kasi syempre, alam ko may mga nanay-nanayan na ako na nanonood talaga dito sa ating channel, diba? So, sana ay talagang nag-ano ako sa mga advices ninyo. So, syempre, mas ano kayo sa akin, mas nauna, diba? So, ayun, yun lang yung update ko sa inyo, guys. Sana lang ay maging okay ang lahat. Pero actually okay naman talaga ang lahat. And mag-i-update ko rin kayo sa mga susunod ng mga araw kung ano yung magiging takbo ng buhay namin na nandito na si Papa sa bahay. ayun. So see you in my next video, guys. Paalam, dahil aalis na rin ako. And ito na yung makeup ko. Hindi ako masyadong ma-makeup ngayon eh. Bye!